Check natin. Tingnan natin kung okay na. Yan. Okay na. Wow, ang bango. Wow. Ang bango ng ating igado. Healthy igado. Ating healthy igado. Everyone, good day po sa lahat. Ito na naman ang inyong kusinera na mag-aatid sa inyo ng isang lutuin na masarap at gagawin natin siyang healthy. Ang igado. Usually, ang igado, ang ginagamit dito ay pork or yung mga laman loob ng pork. Pero hindi ako mahilig sa laman loob, so ito na lang ang gagamitin kong ingredients para sa aking igado. Ang lean pork, inislice ng maninipis. At ang liver, inislice din ng maninipis, gaya nito. And mayroon siyang pork fat. Kakailanganin natin yan mamaya. So para maging healthy ang ating igado, haluan natin ng green peas, fresh yan, nilaga ko lang, and then garbansos at ang ating vegetables para maging healthy ang ating igado. Itong sliced na potato, carrots, and orange bell pepper, yellow and red. Yan po. At syempre, ang ating aromatics. Hindi yan mawawala para sa ating pampalasa. Gagamitan natin siya ng bawang, sibuyas, laurel, at paminta. At ang ating suka at toyo. Muna natin gagawin ay marinate muna natin ang ating liver at ang pork. Lalagyan natin siya ng spoon na toyo. Tablespoon vinegar. Pampawala po yan ang lansa. And then ang ating paminta. And then konting sugar. Bakit po ako gumagamit ng sugar? Kasi yan po ang ginagawa kong ang blend ng lasa niya. Hindi po kasi ako gumagamit ng any pampalasa like Vinegar or chicken cubes. Hindi po ako gumagamit niyan. So, ganito lang po ako magluto. Sugar lang ang ginagamit kong pampalasa. Yan. Mix na natin yan. And another one. Ito, mamarinate din natin siya ng toyo. Pala, nakalimutan kong lagyan ang ating liver ng konting bawang. Yan, para magkalasya siya. Lagyan dapat natin siya ng bawang. Yan. Okay. And then here, lagyan din natin ng 2 tablespoons ng vinegar and then a little sugar. Siya bago natin siya igisa mamaya para masarap na ang lasa niya. Yan, ganyan lang natin pagluto ng igado. Igado, my own way.
Hindi ko alam kung paano nyo niluluto ng igado, pero ang paborito ko siyang lutuin, kailangan i-marinate ko muna yung pork at yung liver bago ko siya igisa mamaya. At ito, itong fats na to, isasangkutsa ko siya hanggang sa makuha ko yung oil niya na siyang gagamitin kong panggisa mamaya sa ating igado. Ayan, umpisahan na po natin ang ating pagluluto. Una, lagay natin ito. Ayan. Fry natin siya para matangkot siya at lumabas yung kanyang oil of fat. Ito siya natin gagamitin sa panglasa. Ayan, lumalabas na ang kanyang langis. Fry natin hanggang sa matoast yung pork. Toasted na siya ang ating pork fats. Meron na siyang oil. Pwede na natin igisa ang ating sibuyas at bawang. Ilalagay na natin ngayon ang ating sibuyas. Maraming sibuyas para mas masarap. Ito ang nagpapalasa sa ating lutuin. So, hindi na natin kailangan maglagay ng baking. Tapos na ng sibuyas, ang ating bawang. Pwede ko nang nilalagay ang bawang para hindi siya masyadong masunog at mawalan ng lasa. Maganda yung hindi sunog ang bawang para nandun pa rin yung lasa ng bawang. After nyan, balagay na natin ang ating pork. Paglagay ng ating pork, iiwan natin ang kanyang sauce. Mamaya natin siya ilalagay. Igigisa muna natin ang pork. So, iwala natin ang kanyang sabaw. Ayan. Ayan, wala siyang sabaw. Mamaya natin siya iakalo. Ayan na ang ating iigisa. Pwede nang ilagay ang ating liver. Okay na siya. Saglit lang naman tumaluto kasi maninipis ang hiwa ko ng pork. So, yan. Pwede na natin ilagay ang ating liver. Paglagay natin ang liver kasi marami siyang suka, dapat hindi na muna natin siya haluin. Kagayan ito. Yan. Dapat hindi natin siya haluin para hindi lasang hilaw na supa. Ganyan ko na siya. Ayan, kulong-kulong na siya. So, pwede na natin siyang haluin. Ayan. Pwede na natin siyang haluin. Ang ating igado. Ayan. Ang sabaw niya lumalapot na dahil sa liver. O, diba? Ang liver naman, madali lang yan maluto eh. So, ayan. Tapos ngayon, ilalagay naman natin ang sauce ng ating marinated pork kanina para madagdagan ang kanyang sabaw. Yan. Halo na rin natin yan. Dahil may suka rin yan, antayin na naman natin siyang kumulo bago natin haluin.
kulong-kulong na siya. So, ngayon naman, ilalagay na natin ang ating mga extenders na gulay. Ang ating potato. And carrots. Dapat sana ginigisa ko muna yan bago ilagay dyan. Kaso, ganyan na lang. Tinatamad na ako eh. Pwede na rin yan. Pinapry ko kasi dapat yan eh. Para po hindi ma-overcook. Mas masarap ang lasa niya pag paglagay ka niya ng nakapry siya. Yan. Pagsabay-sabay na natin ang ating mga extenders vegetable. Yan. Very colorful na siya. Halo-halo. Diba? Makulay na siya. Healthy na ang ating igado kasi marami na siyang extenders na vegetable. So, hindi lang siya pork. Hindi lang pork ang yung makakain. Meron ding vegetable, potato, rich in carbohydrates, and ang ating bell peppers, and carrots na rich in vitamin A, at ang ating bell peppers, basta po mga makukulay na vegetable is rich in vitamin A na kailangan ng ating mga mata. Check natin. Tingnan natin po. Okay na. Yan. Okay na. Wow! Ang bango! Wow! Ang bango ng ating igado. Healthy igado. Yan ang ating healthy igado. Check na natin kung okay na. Check na natin ang sabaw. Tarap. Malinamnam dahil sa atay. Tapos medyo nagahalo yung alat, asim, at kulang sa tamis. So, ilalagay natin itong sugar natin. Sugar. Nabuo na ang ating sugar. Yan ang ating pampalasa sugar. Yun. And then, isabay na rin natin ang ating garbansos. Para final touch. And then, itong ating green peas. Kunti lang, wag lahat. Kasi masyadong madami. Pag ma-overload. Okay, yan na. Yan na ang ating igado. At sa nga pala, kalimutan ko. Ang ating siling maganda. Pampalasa. Yan, kailangan natin yan. Minsan, kailangan din ng sili ang ating katawan. Yan. Kailangan ng medyo pangpaanghang, pangpagana sa pagkain. Sabi nga, ang sili. Ayan. Okay na siya. Luto na ang ating gulay. Final touch. Ang ating igado na may gulay. Ang ating igado na medyo maanghang-anghang, na malinamnam, na maasim-asim, na matamis-tamis. Basta masarap ang lasa. Yan. Kailan natin siya. At tayo'y kakain na. Yan. Sarap. Sabaw pa lang, ulam na. Yes, eto na ang ating igado. Ang healthier version.
Unlike before na puro laman loob ang ginagawa nating irigado, but this time I made it healthier. So, lagyan ko siya ng maraming extenders para maging healthy ang ating pagkain. So, eto na, try nyo po. And don't forget to subscribe and give me a thumbs up if you like this video and click the notification bell for more videos to come. Thank you. Bye-bye.